Ngayong umaga, nais kong ibahagi sa atin. At madalas na natin napapakinggan ang mensahe. Tungkol sa commitment. Commitment, ang ibig sabihin, ito ay pagtatalaga ng ating buhay sa isang bagay, sa isang tao, sa isang pangyayari, ikita lahat sa ating Diyos. Commitment po ay napakalaga sa Kristyanismo sapagkat kung wala ang commitment, mga kapatid, walang silbi ang lahat ng ating pagpupunyagi bilang Kristiyano sa mundong ito. At wala tayong parutumuhang maganda. Tayo ay laging talunan, laging sawi, hindi lumalago, hindi namumuhay sa kabanalan. Nais bumuksan natin ang ating mga Biblia sa Jude chapter 1. At babasahin natin ang verse 20 to 22. Ganito po ang pagkakasabi. Ngunit kayo, mga minamahal, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggan. At ang ibang nagalilangan ay inyong kahabagan. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo'y manalangin. Panginoon, tunay na ang dahil ito makita sa amin ay commitment. Sabagat ang commitment po ay nag-uugat sa kaalaman tungkol sa inyo, pananampalataya sa inyo, kadalasan sa inyo, pag-ibig sa inyo, at pagiging masunurin sa inyo. Kaya po, ang aming commitment ay isang matibay na pangako. Tulungan niyo kami ngayong umaga, maunawaan namin ito upang kami ay maging matibay, malago, matatag, matalino na mga Kristiyano at maging tapat sa pamumuhay Kristiyano. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayon po sa tradisyon, si Julius Caesar, nung siya po ay lumapag sa dalampasigan ng Britain, kasama ang kanyang mga legions of soldiers, gumawa siya ng isang matinding desisyon para sa isang matinding layunin. At nung sila ay nakababa na doon sa dalampasigan, pinakyat niya ang lahat ng kanyang sundalo sa bundok, sa tuktok. At nung silang lahat ay naroon na sa isang tuktok na bundok at siya ay pinatingin sa baba, para makita nila kung anong nangyayari sa ibaba. At sa ibaba ay ang dalampasigan. At nung makita ng buong sundalo ang dalampasigan ng kanilang bagong sinakyan mula Roma hanggang Britain ay inukok, pinasunog ni Julius Caesar. At dahil dito, ang mga sundalo na walang magawa, hindi na sila maaaring makabalik sa kanilang bansa. Hindi sila maaaring maka-retreat, kundi ang kanilang saloobin na lamang iisa, ang mabante. Sila ay lumusog at nangyari nga ang isang matagumpay o takilang tagumpay sa buhay dahil sila po ay nakakumit na. Wala nang atrasan, kundi ang lumusog at magtagumpay. Noong pangaralan ni Jude, ang mga Kristiyano na sila'y makipagtigma sa kanilang katapatan ng pamumuhay bilang Kristiyano at kanilang i-condemn ang unfaithful living at kanilang ipinahayag na hindi dapat mangyari ang mga Kristiyano ay mag-complain sa Christian living. Ngayon, hinimok niya ang bayan ng Diyos, ang mananampalataya na magtalaga ng kanilang sarili.
sarili sa katapatan ng pamumuhay Kristiyano. Bakit? Sapagkat ang mga kaaway natin ay nasa pintuan lamang ng ating buhay, nasa puso lamang. At kadalasan, ang kaaway natin ay mismo nasa ating sariling kaloob-looban. At ito rin ay nagtuturo sa atin na dapat huwag tayong hiwalay, lagi tayong nakakonekta sa source ng ating kapangyarihan, walang iba kundi ang Panginoon, upang atin din namang maabot at makakonekta tayo doon sa mga taong nasa labas ng iglesia, mga taong ligaw tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya napakalaga po para sa atin ang paksang ito tungkol po sa commitment. Walang atrasan. Kundi dapat lahat ng Kristiyano pasulong, hindi na natiling sanggol, hindi na natiling palasaway, hindi na natiling iyakin, hindi na natiling makasandibutan, kundi wala ng atrasan, walang balikan sa buhay na kalaan, kundi tayo po'y pasulong. Let us commit ourselves to Christian faithful living. At ito po ang hamon sa atin ng aklat ng Jude ngayong umaga. So, paano po natin i-commit ang ating buhay sa Christian living o sa matapat na pamumuhay bilang Kristiyano? Na mayroon po tayong at least 4 o 5 dapat natin i-commit sa ating buhay bilang Kristiyano. Una-una, faithful Christians build up their faith. Ang mga matatapat na Kristiyano, ikaw, ako, kayo, mga matatapat na Kristiyano, dapat nating palaguin, dapat nating paunlarin ang ating mga pananampalataya. Huwag tayong manatiling sanggol, huwag tayong manatiling laging sinasaway, kundi lumago tayo. Tingnan niyo sabi sa verse 20, ngunit kayo, mga minamahal, mga minamahal, mga faithful Christians, patatagin ninyo ang inyong sarili sa inyong kabanal panalang pananampalataya, manalangin sa Espiritu Santo. Yan po ang sinasabi. Build up our faith. Kailangan nating patatagin ang ating pananampalataya. Huwag tayong manatili sa mundo, sa gawa ng mundo, sa kilos ng mundo, sa ugali ng mundo. Sa kagandaan, kumikislap ng mundo, dapat na tayong lumago, dapat tayong mag-build up ng ating pananampalataya. Paano natin gagawin? Unang-una, kailangan tayong laging nasa fellowship ng mga mananampalataya. Yan po yung unang-una. At sabi po rito, ngunit kayo mga minamahal, patataginin nyo ang inyong sarili sa inyong kapanalang pananampalataya. Diyan natin patatagin ang ating pananampalataya sa ating pagkakaisa, sa ating pagkakasama-sama. Minsan, yun ang kulang sa atin. Kaya pag may dumating na problema, karat-karat tayo, hindi natin alam kung dapat gagawin. Pero salamat sapagkat kung tayo binibigyan ng totoong kaisipan, paano tayo maging matatag, paano tayo makapagpapatuloy na ating mapagtagumpayan anumang mga handa. Sabi na sa Psalms 133, verse 1, kung inyong naalala ang sinasabi roon, na ito napakabuti at napakaligaya kapag ang mga kapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Right? Ang sabi po sa English, how good and pleasant it is when brothers dwell in unity. Ang sabi sa verse 2, it is like the precious oil on the head running down on the beard, on the beard of Aaron, running down on the collar of his robes. It is like the dew of Hermon which falls on the mountains of Zion. For there the Lord has commanded the blessings, life forevermore. Mayroon pong blessings, may pagpapala ang sama-sama at nagkakaisa na magkakapatid. Huwag tayong humiwalay sa fellowship with a Christian. Huwag tayong makihalubilo doon sa hindi mananampalataya.
O hindi natin sila dapat hiwalayan, pero hindi tayo makikisa sa kanilang buhay, sa kanilang gawa. Huwag tayong tumayo sa kanilang mga daan. Huwag tayong umupo sa kanilang mga upuan. Kundi ang ating kagalakan ay nasa salita ng Diyos, kasama ang mga magkakapatid sa pananampalataya. Alam niyo kung alam niyo yung bayanihan. Sino nakasaksi rito ng bayanihan? Yan. Ilan? Ako rin nakasaksi na akong bayanihan. Mali pa lang ako. Maaaring mga 6 years old na yung bahay namin ay pinabuhan ng tatay ko at pinalipat. At talagang dumating ng mga tao, mga pipitsugin na. May payat, may matangkad, may mababa. At ang daraan namin ay medyo bulubundukin, hindi patan. Pero nung magkaisa na sumenyas ni yung leader na isang, uno, dos, tres, lahat sila umangat. At yung imposible inatin na bahay talagang napunod doon sa pagkakatayo sa lupa. At doon sabi, uno, dos, tres, abanti naman sila. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, sabay-sabay sila umakta. Pero pagdating doon sa mga lubak na, yung mga matatangkat talagang, dahil yung mga mababa, pagka mababa yung lupa, hindi naabot yung dalawang pinakasal, nakahabitin sila. Kaya kawawa yung mga matatangkat, sila yung mabuhay. Pero pagdating naman sa matataas na lugar, yung mga mababa naman ang talagang bumubuhat, sila yung mga matatangkat naman nakahabitin. Pero sila ay nagkakaisa. Tuwang-tuwa sila. Masaya-masaya sila. Nag-aawitan sila. Alam nyo, yung mong kadalakan na nagkakaisa, ang sabi po rito sa ating, sa Psalms 133, ang sabi po sa English, ganito Verse 2. Ang sabi, it is like the precious oil on the head running on the beard and the beard of Aaron running down the column of his robes. Tulad daw ng langis na pinang-anoin sa ulo at ito ay talaga namang dumanoy sa kanyang ulo, sa palpas at humahalimuya ang bangunong anointing oil. Ganun po kabango ang tawanan, kasayahan, at commitment ng mga kapatid na nagkakaisa. Napakabango po sa paligid ang isang grupo ng mga nampalataya na talagang nag-commit sa kanilang sarili. Nimilit doon sa tayong lahat po bilang mga nampalataya dapat may commitment sa isang isa na magtulungan tayo i-build up ang ating pananampalataya. Huwag magpahinaan, huwag magsiraan, kundi magpalakasan. Tungo po saan? Sa kabanalan. Sabagat kung walang kabanalan, wala pong sino mang makakita sa mukha ng Diyos. Hindi ka totoong Kristiyano kung wala pong kabanalan. At maaaring ikaw ay tamad sa kabanalan, pero dahil mayroong kapatid na pumapasan sa iyo, may inganyo ka. Kaya nga, pursue peace. With all men, to all men, ang sabi na sa Hebrews chapter 12, verse 14, mga kapatid. Strive for peace with everyone and for the wholeness without which no one will see the Lord. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan o pagkakaisa sa lahat ng kabanalan na kung wala nito'y walang sino mang makakita sa Panginoon. Yung kung kalagaan. Na mga faithful Christians, they're building up their faith. Kailangan talagang paratagin ito. Saan ito magsisimula? Unahin muna natin ang Diyos. Sa ating po mga pagtitipon, hindi po aktividad ang ating pag-uusapan. Hindi po mga ano-ano mga bagay, kundi ang Diyos ang dapat natin unahin at kung paano tayo mabuhay ayon sa Kanyang katwiran. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Ang sabi po sa ibang Tagalog, unahin muna kayo'y pagharian ng Diyos at ng Kanyang katwiran upang ang mga bagay na inyong kailangan ay idaragdag na lamang. Napakaganda po kung tayo mga Kristiyano, sa tuwing tayong mayroong pagtitipon, sa tuwing mayroong tayong pag-uusap, sa tuwing mayroon tayong dapat gagawin, dapat lahat tayo ay nagkakaisa.
Dapat dapat meron tayong fellowship. Kaya nga meron tayong fellowship eh. Isa sa mga hatingin ng Kristyanismo ay ang fellowship. Sabagat dito po sa konteksto nito, yung pong mga nanalayo po sa grupo ng mananampalataya, ito po ay nadidisgrasya dahil sa mga false teachers, false teachings, false practices. Noong araw nito, marami po ang bumabagsak, marami po ang nabibiktima dahil sila'y humihiwalay sa grupo sama-sama ng mga mananampalataya. Kaya bawat Kristiyano, faithful Christians, kailangan i-build up natin ang ating faith kasama ang ating mga kapatid. Alam niyo sa probinsya, mayroon kami kilala na isang bahay. Sabi pong sa sinasaka ng tatay ko, buntok yung lupa namin, sa dulo nun, mayroong kamutihan. No? Maraming kamuti. Yung ati-tati ko, maliit kami nun, gusto niya magluha doon ng kamuti dahil ang tataba. Pero yung kamutihan yun, mayroong may-ari na ang pangaral ay si Tira. Si Tira, mayroon siyang alagang Pikoy. Si Pikoy na yun, nagsasalita talaga. Ngayon si Ate Tati naman, mayroon siyang kasamang aso namin, si Gordon. Si Gordon naman, alaga at tinuturuan din ang tatay ko. Kaya marunong din yung aso namin. Kaya nung si Ate Tati, namuha na ng kampos ng kamuti, ang sabi ng Pikoy, kamutan! 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 Sinisigawan kamutan yung kapatid ko. Ngayon yung aso namin si Gordon, hinahanap ko sino nagsasalita, kamutan! Kamutan! Nung makita yung Pikoy, ano nang ginawa? Talagang dinamba ng aso namin, dahil maingay. Ang sabi ng Pikoy, tawang! 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 Tulong daw, tulong! Tulong! Eh, walang tumulong, wala si Tira, namatay si Pikoy. Namatay si Pikoy, ginawa siya ni Gordon. Now, mayroon siyang kwento rin. Nung may isang alaga rin Pikoy, tawag natin Pikoy, na isang magsasaka. At ang magsasaka nito, mayroon siyang talima ng mamais. At ang peste doon sa kanyang talimang mais ay mga uwak. Ang daming uwak talaga. Pagka dumapo yung uwak na yun, pag alis doon, umos na yung laman ng mga mais niya. Ngayon, isang araw, naghanda itong si magsasaka ng disapo. Gusto niyang barilin yung mga uwak na yun. Umos na sa bintana at nakita niya ang dami na laman, binaril niya, bang! Nagliparan. Pero sabi ng magsasaka, tiyak, mayroong tinamaan doon. Binarap niya tinamaan. Pinilan niya, apat. Panghuli si Pikoy. Bali ba si Pikoy? Ang sabi nung, naku, sabi, bakit nag-ibig itong alaga ako? Bago pa lang magsalita, sabi ni Pikoy, what company? What company? Buhay ba? Bakit sabi nung magsasaka, bakit ka nandito? Bad company raw, napabarkada. Inuwi niya si Pikoy, sabi nung magsasaka, ano gagawin ito sa anak ko? Pag nakita ito, alaga ng mga anak ko. Nung makita nung anak niya yung Pikoy, sabi, bakit nandi? Bakit namatay? Bakit nabaril ito? Hindi pa nakapagsalita yung magsasaka, sabi nung Pikoy, bad company. Korap, good moral. Sabi nung magsasaka, tama ka dyan, Pikoy. Mahirap makisama sa hindi mo kagrupo. Mapapahala ka. We have to build up our faith in the fellowship of Christians. Huwag tayong makikibarkada sa kanang di ba ng palataya. Tuturuan ka ng iba't ibang kamunduhan. Alam niyo, tignan ko yung mga sa motorcycle, tinitignan ko si anak ko, Ramir, sa kanilang grupo. Pero may nakita ang mga Kristiyano na nakikisama sa bad company. Dapat itigil yan ng mga Kristiyano. Bad company corrupts good moral. Kundi doon tayo dapat sa mga Kristiyano. Secondly, so, faithful Christians build up their faith. Secondly, faithful Christians pray in the Spirit. Verse 20 again.
Ngunit kayo mga minamahal, patatagilin niyo ang inyong sarili sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin sa Espiritu Santo. Paano manalangin sa Espiritu Santo? Tama ko yung ginagawa ng iba ng sampalala, yun may panalangin sa Espiritu. Kung balala, tama ba yun? Alam ko, yung ganun klaseng kanta sa The Lion King na yun. Alam nyo, marami po ang naliligaw na paniniwala. Dahil akala nila, ang Espiritu ay isang bagay na pwede mong hawakan. Pwede mong kontrolin, pwede mong utusan. Isang impluensya na pwede mong utusan. Ano dapat gawin? Alam niyo po, ang banal na Espiritu ay nandito sa ating puso. Sa sandaling ikaw po ay naligtas, sa sandaling ikaw ay na-regenerate, ipinanganak na muli, ikaw ay pinipigyan ng Panginoon at ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo. Ezekiel chapter 36, bibigyan po sila ng bagong puso at bibigyan po sila ng bagong Espiritu sa loob nila upang kanilang masunod at aking palatuntunan. So, ang banal na Espiritu po, hindi po ito impluensya na pwede mong gamitin, kundi ang banal na Espiritu, ito po ay isang bagay na kung saan dapat natin ipabuhay. Ano ba ang dikta ng banal na Espiritu sa atin? Dapat natin may pumuhay. Ngayon, kung tayo po'y namumuhay sa banal na Espiritu, then we pray in the Spirit. Nananalangin tayo ayon sa dikta ng banal na Espiritu, tuntay na titiwala at hindi sa ating magagaling at magagandang pangungusap paulit-ulit na salita ng tao. First, live by the Spirit. Para tayo ay makapanalangin sa Espiritu, mamuhay tayo sa Espiritu muna. Romans 8:14-16. Sabagkat ang lahat ng pinapatubay ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Now, take note doon sa pinapatnubayan. No? For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Pinapatnubayan po. Ibig sabihin, bawat salita mo may patnubay ng Espiritu Santo. Bawat hakbang mo may patnubay ng Banal na Espiritu. Bawat desisyon mo may patnubay ng Banal na Espiritu sapagkat ikaw ay namumuhay sa Espiritu. Led by the Spirit. Then, 15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkalipin. Pagkalipin saan? Sa lumang buhay upang muling matakot. Kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkot ng pagiging anak na dahil dito'y tumatawag tayo Abba, Father. Meaning to say, Tatay, Ama. Daddy, Father. Ibig sabihin, you have that intimate relationship with God as a son of God. Daddy, Father. At ang 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatuto kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Yan po ang dapat nating tignan. Ang sabi diyan, the Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Then, if we are children of God, led by the Spirit, mga kapatid, namumuhay tayo sa Espiritu, namumuhay tayo sa kabanalan, then you can pray in the Spirit. Alam niyo, kung wala po tayo sa gabay ng Banal na Espiritu, tayo po'y nananalangin sa laman at hindi kailanman dinidinig ng Diyos ang panalangin ng laman. At alam natin, ang panalangin ng laman ay makasarili sa akin. Akin to, akin yun, Panginoon. So, unang-una po, para tayo makapagpanalangin sa Espiritu, we have to live by the Spirit. Tayo po ay lumagat sa Kanyang patnubay. Mabuhay tayo bilang malaya. Malaya na tayo sa anumang pagkalipin ng kasalanan. Tayo po ay namumuhay ayon sa patutuo ng Diyos. Tayo po ay makipag-commune sa Espiritu, ang sabi sa Romans 8:26-27, at kayo din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tignan nyo,
tayo po ay namumuhay sa banal espiritu, kaya tapwing tayo na nanalangin, mayroon tayong needs na hindi natin alam. But when we pray, when we open our mouth to pray to God, the Spirit also pray for us. Siya po na nanalangin sa atin, tumutulong sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin kung ano talagang kahinaan natin eh. Ang gusto nating pagdalan, kung yung gusto natin. But our needs, the Holy Spirit knows. Kaya tinutulungan tayo sa ating kahinaan. Sabagat hindi tayo marunong manalangin ng mararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamakita na may daing na hindi may bayad. We can feel that. Yung mismong parto ng Espiritu, nagbibes witness arong Espiritu that we are children of God, nalalaman natin na mayroong daing doon na hindi natin maalaman, hindi natin intindihan, pero nangyayari. Sabagat ang banal na Espiritu, nakakalam na anong kailangan natin. Sometimes, magpipray tayo, pagbaba ng hangganan, na tayong ligtas, lamang doon, huwag tayong takuan ng anumang tukso sa daan. Pero, habang nagpipray ka na, nagharap ka ng panlaban, tukso, biglang may tumating na tayo, pero hindi ka nasagasaan, yun ang hindi mo alam. Ang Espiritu Santo ang namamagitan para sa iyo. Kaya, when you are led by the Spirit, then pray to Him, pray sa Diyos, ang Diyos, ang banal na Espiritu na mamagitan sa ating kung ano yung needs natin. Kaya faithful Christians pray in the Spirit. 27, ngunit ang Diyos na sumisya sa ating mga puso ay nakakaalam kung ano kasipan ng Espiritu. Nakita nyo? Kung tayo po led by the Spirit, we live in the Spirit, ang Diyos po ang siya nakakaalam kung ano yung nasa isipan ng Espiritu. Sa atin po, lakpas ang Diyos dyan. Alam ng lahat ang Diyos dyan. Pero yung kailangan natin, ang Espiritu po ang nakakalang. Sabagat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. So sabit tayo po yung mag-pray, o natong asahan, yung lahat ng ating binanggit ay ang susundin ng Diyos. Kaya sinasabi natin, Lord, mangyari po ang iyong kalooban. At ang will ng God, nandun po sa Espiritu na namamagitan sa atin. Bagamat yung ating prayer ay tama, yes. But by the help of the Spirit, ang Lord po ay nasisihan. Ang Diyos ay natutuwa sa atin. Kaya dapat tayo, hindi lamang live by the Spirit, commune with the Spirit, but also bear fruit of the Spirit. Dapat tayong namumunga rin sa Espiritu. Ibig sabihin po na namumunga, lahat po ng gusto ng Espiritu kailangan sa atin dito, alam natin kung ano yung dala ng Espiritu is the fruit of the Spirit. Isa lang yun, pero mayroong siya ng tapyas, pag-ibig. Dapat yun din ang ipapumuhay natin. Yun ang makikita sa atin. Wala tayong inggit, wala tayong sama nanon sa iba, hindi tayo nagpapatuya, hindi tayo nagpapakasawa kung anong gusto natin. We have the self-control kasi yun ang fruit of the Spirit. Ay maganda po ang prayer natin. Simula natin manalangin sa Espiritu. Hindi po anong gusto natin, hindi yung memoryado mong panalangin. Nakakatakot pa kayo dyan, paulit-ulit yung mga panalangin. Hindi muna sa Espiritu yun eh. Muna sa laman. Kailangan sa kalooban, kausapin natin ang Diyos. Kapag nananalangin tayo, Diyos ang kausap natin. Hindi tao na nagigilid sa atin ang kausap natin. But God. So, faithful Christians build up their faith, then faithful Christians pray in the Spirit. And thirdly, faithful Christians stay in God's love. Laging nananatili sa pag-ibig ng Diyos. Verse 21. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos. Na inyong hintayin ang habag ng ating Panginoong Jesucristo tungo sa buhay na walang hanggang. Ingatan ang inyong sarili na manatili sa pag-ibig ng Diyos. So, kung
paano tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos? Hindi lang basta recitation lang na mayroon tayong memoryadong text sa Matthew na love God above all, with all your heart, with all your strength, with all your soul. Hindi yun dapat recitation lang. Dapat mayroon tayong dapat gawin. Mayroon tayong dapat nalalaman. Una-una upang tayo po makapanatili sa pag-ibig ng Diyos at tumitibay ang pag-ibig natin sa Diyos. Number one, understand the love of God. Unawain natin ang pag-ibig ng Diyos. Now, alam naman natin kung paano natin maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi yung sinasabi mga pastor na ang Diyos ay nagsalita sa akin kanina. Ang Diyos ay nagsalita, nagpakita sa akin ng ganito. No, no. Kung ang sinasabi ng pastor, ang Diyos ay nagsabi sa akin kanina, na ngayon ay ulan, ganito. Hanap yung sa Bible, mayroon ba dyan? Na ngayon araw na ito ulan. Pagka ang sinabi ng pastor ay biblically nandyan, hindi siya kinakausap lang doon. Hindi lang sa kanya, kundi para sa atin. Sabagat ang Diyos hindi pwede magsalita na sinasabi ng itong pastor nang taliwa sa kanyang salita, sa kanyang Biblia. Nasulat na kanyang kalooban, kaya anuman ang dapat natin malaman ay dapat sa kalooban, ay hindi po yung extra unbiblical o malalabas o biblical na sinasabi ng iba. Dapat, we have to understand the love of God. Paano? Alam nyo, ang alam nating mahatay ng Diyos ay ang dami, emosyon. Marako ng Diyos kasi pinagpala niya ako eh. Ano kung mahal ako ng Diyos kasi mabait ako sa Kanya? Ano kung mahal ako ng Diyos kasi tingnan mo, hindi ako tulad nila? Pwede ba natin pahawakan yun? E kung pahawakan natin, ikaw lang ang may pag-ibig ng Diyos. Sabagat, sino yung mga tao walang makain sa loob isang araw? Hindi sila mahal ng Diyos. At hindi sila makapanatili sa... No! Hindi lang ibig sabihin, manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos na ginawa sa iyo. Ano bang ginawa ng Diyos sa iyo? Ephesians 1:4. He has chosen you. He has chosen you before the foundation of the world to be holy and without blame. Pag-ibig ng Diyos sa iyo, hindi batay sa damdamin, kundi sa katotohanan, kung ano yung ginawa niya sa iyo, bago pa lamang likhain ng mundo, that is God's love. At yan dapat ang tumibay dyan. Dapat yan ang panghawakan mo. Hindi yung marami na naranasang experience dito, kaya mahal ka ng Diyos. Hindi yan. Alam natin na kung yung maging batayan natin, mahal tayo ng Diyos, dahil parang pinagpalatay, kumita ang ganon, mga kapatid, gano'n mang karami kasalanan na gagawa mo. Pero sa atin, gaano man kataki yung ating nagagawang pagkakamali, God remained love to us, love us, from before the foundation of the world. Hindi natin matatawaran yun. Inibig ka ng Diyos bago pa lamang itatak ang sanglibutan. Hindi dahil sa mga mabait ka ngayon. Pero mabait ka ngayon, ibig sabihin ba, ngayon ay bahagya ng Diyos dahil mabait ka, dahil ikaw ay matulungin, dahil ikaw ay nagbabasa ng Biblia, kaya ka mabait, kaya ka minamahal ng Diyos? Hindi. Romans 5:8, God demonstrate to us His love while we were yet sinners. Ang pag-ibig ng Diyos before the foundation of the world ay nag-manifest po sa kanyang pag-ibig sa atin habang tayong masama pa, kaaway ng Diyos. Sana di ba bahatay ninyo, ipabatay ba natin sa pagpapala kaya tayo ay mahal ng Diyos? Hindi po. Mahatay ng Diyos ang pag-ibig niya wala pa sa simula ng mundo at ang pag-ibig niya nung ako'y makasalanan pa. Kaya pag tayo pinag-fail, huwag kang mag-self-pity. Huwag kang lumayo sa sambahan. Huwag kang lumayo sa pagbabasa ng Biblia. Huwag kang lumayo sa fellowship with the brethren. Huwag kang lumayo doon. Imbes
ikaw ay lumapit sapagkat alalahanin mo, wala ka pa, iniibig ka na ng Diyos. Nung ikaw makasalanan pa, ikaw ay iniibig ng Diyos. Gaano pa kaya ngayon? Paano gagawin ang pag-ibig ng Diyos? 1 John 1:9, confess your sins unto Him and He is faithful and just to forgive you. Yun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit tayo makasalanan, eh, mayroon pong gospel. Hindi tayo namumuhay sa law, kundi namumuhay sa gospel. Ang gospel po sumasagot sa lahat ng ating pagkakamali. Dahil tayo ay ganyan inibig na. While we were yet sinners, Christ died for us. So, hindi lang mga tayo dapat punuhin natin ang pag-ibig ng Diyos sa magitan ng kanyang salita. Hanggat mangmang ka sa salita ng Diyos, hindi mo mapangawang ang iniibig ko ng Diyos. Mananatili ka sa damdamin. Mananatili ka sa iyong harapan. Kung wala kang kita sa tindahan mo, hindi ka iibig ng Diyos. Kasalita ka. Kasalita ka. Mahawa. Then, kalawa, appreciate the love of God. Pag sinabi kong appreciate mo, tanggapin mo, kilalanin mo, mahalin mo, ibig sabihin, gawin mo priority ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Faithful Christians stay in God's love. Priority sa Kanya nun. Ibig sabihin, mamuhay ka ayon sa banal na kasulatan o sa gospel. Do not love and fear. Pag tayo po ay namumuhay sa mundong ito, takot tayo dahil tayo nagkamali, takot tayo dahil baka tayo magkasala, takot tayo kaya hindi na, walang tayong magawa. Alam niyo ang sabi sa 1 John chapter 4 verse 18? Ganito ang pagkakasabi. There is no fear in love. But perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment. And whoever fears has not been perfected in love. Kita niyo? Kung ikaw ay namumuhay pa sa takot, wala ka pa sa pag-ibig. At kung wala ka sa pag-ibig, wala ka sa pag-ibig ng Diyos, wala kang pananampalataya sa Kanya, hindi ka Kristiyano, then mamumuhay ka talaga sa takot, sapagkat ang takot at karuktong nito ay ang punishment. Bakit makita ko na takot? Bakit ka natatakot? Lalo yung hindi sa dilim ng dito, kasi ibabalik ko sa akin yan. Hindi yung dilim. Bakit takot na mag-share ng gospel? Bakit kayo takot magsalita ng totoo? Bakit? Eh, wala pang perfect love sa'yo. Hindi mo kakilala ng lubusan ng Diyos. Hindi ka ba committed toon sa kanyang pag-ibig? Hindi ka committed sa kanyang salita na nagpapag-ibay sa'yo ng kanyang pag-ibig. So remain in the love of God. So nakita natin, understand the love of God, make priority the love of God, then thirdly, remain in the love of God. Manatili po. Paano tayo manatili sa pag-ibig ng Diyos? Paano natin mapapag-ibay ang ating pag-ibig sa Diyos? Apat po. Gusto ko itanim natin ito sa ating isipan. Apat. Simple lang. Para tayo po ay tumibay na tayo ay may pag-ibig ng Diyos at ang Diyos ay umiibig sa atin. Ngayon talagang umiibig ang Diyos sa atin. Una, knowledge. Dapat lumalago ang iyong kaalaman tungkol sa Diyos. At ang kaalaman yan ay nasa Biblia. At kung tayo po ay wala pong panahon magbasa ng Biblia, wala tayong ganang magbasa ng Biblia, wala tayong kadalamang magbasa ng banal na kasulatan, magpulay nito mga kapatid, wala ka talagang pag-ibig ng Diyos. Ikalawa, kung ikaw ay mayroong knowledge about God, nakikilala mo siya dahil sa salita ng Panginoon, sa salita ng Diyos na iyong binabasa, na iyong pinapakinggan, then, anong maramdaman mo? You believe in God.
Kaya habang nakikilala mo ang Diyos, kung paano ka niya inibig, kung paano ka niya pinatawad, kung paano ka niya kinamatayan, then you will trust God the more. Higit mo siyang pakitiwalaan. Higit kang magkakapit sa Kanya. Hindi ka kakapit sa iyong kakayanan. Higit kang kakapit sa Kanya, magtitiwala sa Kanya. Then, dahil ikaw ay mayroong knowledge about God, about His love to you, ikaw ay magtatrust sa Kanya, then you have that joyful life. Lagi kang nagagala. Natutuwa ka palagi. Nauuha ka palagi sa talita ng Panginoon. Nauuha ka palagi sa pakikinig. Anong sasabihin ng Panginoon sa akin ito? Then, pag napakinggan mo, yun ang gusto ko. Yun ang sinasampalataya ko. You have that joy. At dahil meron kang joy, punong-puno ka ng pag-ibig sa Kanya. Right? Kinala mo siya. Alam mo yung masama ko, kahit kami ngayon ay 45 years na, last October 1st, na nagsama. Hindi pa ako lubusang nakakaramdam o nakita ng totoong pagkikilala sa asawa ko. Marami pa akong nakikita ang kahinaan niya. Marami na akong nakikita ang aspeto sa buhay niya na nagpapasigla sa kanya, sa akin. Habang kinikilala ko siya, lalo namang lumalago, tumitibay ang pag-ibig ko sa kanya. Dahil nakikilala ko siya. Kaya mayroon kaming kagalangan, nagsasama, kahit walang, kahit kaming dalawa lang. Knowledge, trust, joy, love. Then, pagkaitin po nun ang pag-ibig, dahil kilala mo siya, natitiwala ka sa kanya, alam mo, napakasarap pong sumunod. Obedience po ang muli. Obedience ay bunga po ng knowledge, trust, and joy, love sa iyong buhay. Hindi po yung mauna yung obedience bago ka makaibig sa Diyos. You love God, then you will obey. Yung pulang-apa. Para tayong kapanatili sa pag-ibig ng Diyos, knowledge, trust, joy, love, obedience. Then fourthly, nakita natin, faithful Christians build up their faith, faithful Christians pray in the Spirit, faithful Christians stay in God's love, faithful Christians look for the mercy of God. Faithful Christians look for the mercy of God. Verse 21 again. Ingatan ninyo ang inyong sarili sa pag-ibig ng Diyos na inyong hinihintay ang habag ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggang. Habag ng Panginoong Hesukristo ating hinihintay. Naalam natin, God's mercy ay marami pong naibibigay sa atin. Pero, kailangan natin hintayin ang habag. Sapagkat, kung hindi po tayo maghintay, hindi tayo manatili, hindi tayo mag-dwell sa mercies of God, hindi tayo mag-remain sa mercies of God, mga kapatid, hindi tayo magkakaroon ng peace. Hindi tayo magkakaroon ng matibay na hope. Because God's mercy ang siya magbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating buhay. Alam niyo kung bakit? Because of God's mercy, yung impyernong dapat sa iyo, hindi niya ibinigay sa iyo. Kundi ang ibinigay sa iyo ay peace. Kaya ang God's mercy, kailanman hindi magbibigay sa iyo ng kapalmakan. Kundi ang ibibigay sa iyo ay peace, that is grace. And also, ito yung magpapalatag ng ating pag-asa. Pag-asa sa ating pagpapalatag. So God's mercies, ito'y magdadala sa atin to eternal life. Eternal joy and eternal hope that we will see His face once and for all. Alam nyo, sa tuwing ako mayroong karamdaman, yung sinasabi ko, Lord, ito na ba?
Gusto kong makita ng mukha mo. Dahil lang nakikita ko, pala yung picture lang eh. Kung sino-sino nato-drawing, nakita yung mukha mo. Minsan merong Jeffrox na mukha mo sa palabas. May Gengoy. May mga Millennial. Pero gusto kong makita ang mukha. Ang mukha ko ng Diyos yun. Revelations 22, verse 3 to 4. Verse 1, basahin natin. At ipinakita sa akin ang anghel ang isang ilong ng tubig na buhay, na malingning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng Kordero. Jesus. Sa gitna ng lansangan ng lungsod, sa magkabilang panig ng ilong ay naroon ang tulong kahoy ng buhay na namumunga ng 22 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pagpapagaling ng mga bansa. Verse 3, at hindi naroon magkakaroon pa ng isinumpa. Ngunit ang trono ng Diyos at ng Kordero ay matatagpuan doon, at siya'y papilituran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay masusulat sa kanilang mga noo. Di ba mag-asa eh? Alam niyo dito sa mundo, ay nakikita ko ito, pait, sakit, inis sa mga nangyayari. Kaya na-stress ka, kakasakit ka, sinisipon ka, inuupo ka. Hindi mo alam kung anong mangyayari sa katawan mo, sa buhay mo. Dahil ang nakikita mo, halos pangit. Maliban lang sa loob ng iglesia, makikita mo magaganda. Pero dami na kung makita natin ang Panginoon. Hindi mo makita ang Panginoon? Hindi Australia gusto mong makita, kundi ang Panginoon, ang mukha ng Panginoon. So lastly, para may commit natin ang buhay natin, saan? Building up our faith, praying in the Spirit, staying in God's love, looking for the mercies of God, mercy of God, then lastly, faithful Christian have compassion. 22. At ang ibang nag-aalinlangan ay inyong kaabagan. Christians, ito yung ating tumisan kakulangan. Hindi natin ito luwa mismo. Pero ito yung huli-huli na dapat natin commit ang ating buhay. Kaya magkaroon tayo ng kahabagan sa mga mahihina. Dito sa Tagalog, ito pakakasabi dyan, inyong kahabagan. Sa mabuting balita, magandang balita Biblia, ang nakalagay doon, inyong hikayatin. Sa King James, and yung King James, sa pagkakasabi doon, make a distinction. So kung ating babasahin yung verse na yun, at ang ibang nag-analanan, inyong kahabagan, ibig sabihin, inyong hikayatin, o make a distinction. Magkaroon kayo ng pagkakaiba doon sa mga nag-alilangan doon sa mga weak. Hikayatin sila na para bang isang inakay na agila. Pag ito'y lumilipad na, mga kapatid, para ito ay tumaas pa ng gusto, ang ginagawa ng nanay, sinasabayan niya ito, dumatay niya, kanya itong hinahata. Kaya itong sisino, magpili, taabutin yung nanay para makaakyat siya ng mataas. Kanyang hinihikayat at hinahatak mataas ang kanyang inakay. Ganon din tayo mga Kristiyano, dapat natin hatakin ang mga mahihina na sila'y tumatag, na sila'y tumibay. Make a distinction. Hindi yung ating silang nilulugmok, ating silang minamaliit, ating silang pinahihina, kundi make a distinction. Ito ang ibig sabihin ng kahabagan. Gawan sila ng pagkakaiba o hatakin sila.
silang may hina at ignorante. Yung pong mga may hina, mga kapatid, ito po yung mga makukupat. Makukupat lumago dahil hindi iniintindi ang pangangaral, hindi pinapakinggan, hindi unungunawa, kundi tinutulugan kapag may pangangaral. Tandaan ninyo si Lydia, paano siya binuksan ng Diyos ang kanyang puso para maunawaan niya ang buong gospel na pinapaliwanag ni Pablo. Dapat siyang makinig. Pinakinggan niya ang pangangaral ni Pablo. Bagamat itong si Lydia ay relihiyoso at sumasampalatay sa itong Diyos, hindi sarado ang isip. Dito ako nabuhay, dito ako mamatay. No! Hindi ka dapat pagsaran ng isipan kung yung nalaman mo, mananatili ka na lamang dyan. Hindi yan. Ang totoo, mananampalataya, bukas ang isip. Pinapahagan ang salita, pinapakinggan, inuunawa ito, diyan ka dapat maligtas. Hindi tinutulugan, tinatamaran. Pero ang utos dito sa atin, mga Kristiyano, mga faithful Christians, make a distinction with them. Sila'y hatakin, pataas. Mga makukupat, hindi lumatago. Mga tamad. Tamad magbanat ng isip para unawain ng mensahe. At yung problema rin doon sa Hebrew. Marami po ang nalalagay sa mga panganib, sa mga persecutions, dahil makukupan. Hindi lumalago. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 5 verse 12, Eleven to fourteen. Tungkol sa kanya'y marami kaming masasabi. At mahirap ipaliwanag, palibasa ay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Bakit tulog? Tulog ang isip para silang mga binhing na tanim sa dawagan. 10 taon, 50 taon ang nakaloon, nakaupo sa iglesia, pero walang nauunawaan, walang naintindihan. Bakit? Abalang-abalang isip sa sanlibutan, sa kanyang sarili. Tinutulugan niya ang salita ng Panginoon. Kaya mapurul ang kanyang pakikinig. Brethren, sapagat bagaman sa panahon ito ay dapat na kayo'y mga guru na. Eh, lamang muling may magturo sa inyo ng mga unang simulain ang alam ng Diyos. Kayo nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkain matigas. Nangangailangan ng pag-uto-uto. Kailangan ng tapik-tapik sa balikat. At hindi pa kayang turuan o pakainin ng matigas na pagkain. Sapagat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam. Mga ignorante. Pagsabi po ignorante, ito yung mga padalos-dalos na muna, padalos-dalos na nagdesisisyon ng mali. Hindi niya alam. Nagmamagaling pero walang alam. Sapagat bawat tumatanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katulad, palibasa ay isang sanggol. Ngunit ang pagkain matigas ay para sa mga nasa ruskong gulat na dahil sa pagsasagawa ay nasasanay ang kanilang mga pandaman na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Kailangan silang akayin. Kailangan silang hatakin. Huwag niyong tututuin. Huwag niyong kumustahin. Oh, sis, galing mo ngayon. Sis, nagbasaan ka ba ng Biblia? Naunawaan mo ba ang mensahe? Brad, naintindihan mo ba yung mensahe? Kinakausap pa ng Diyos, ano bang alam mo? Eh, Brad, eh, ganitong buhay ko. Alam ko, mayroon akong alam na aral dyan. Hindi yan, Brad. Ano sinasabi ng mensahe sa'yo ngayon? Hatakin natin sila. Sapagat ng ganito mga klaseng tao, magaling pong maligaw. Tingnan niyo ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 14. Tayo huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at tinatala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandarayan ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga kapusuhan sa paraang mapandaya. Ano sabi? Itong mga tao ito, itong mga musmos, itong mga mahihina, mga ignorante,
Hindi po nila kaya tanggapin ang espiritual na bagay. Pero mas maintindihan nila kung ang natuturo sa kanila, ang naghihikayat sa kanila, ay makalaman ang layunin. Yumaman, kumita, maging bantong, maging kilala. Tingnan ang sabi. Ang mga tao ito ay mga tulad ng bata na tinatangay-tangay ng mga alon at tinatala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng ano? Ng pandaraya ng mga tao. Dadayahin ka, dadalhin ka, magandang kalagayan mo, magiging may lalagay ka sa tugato, sikat ka, kayaman ka. Yan ang pandaraya ng mga tao na sa pamagitan ng kanilang mga kapusuhan sa paraang mapandaya. Ito mga tao ito, kailangan hatakin natin. Hatakin natin sila. Have compassion with them. Hindi sila magaling. Magaling lang sila magsalita, pero walang laman, ampaw. Walang pangako ang kanilang mga sinasabi. Sila po ay mga faithless or less faith. Hindi naman talaga walang pananampalataya, kundi kulang sa pananampalataya. Marami pong ganyan. Kaya pag kahit tinawag ka, ikaw naman ay faithless. Huwag ka magalit. Ang ibig sabihin nun, less faith ka lang. Kulang ka sa pananampalataya, wala kang pagdurugan sa salita ng Diyos. Faith coming by hearing, reading, understanding, meditating the Word of God. Sila ay hatakin natin, kabagan natin, pagtisa natin itong mga tao ito na sana lumago kahit 1 inch sa taon. Kung yung anak ninyo, pag sinunaran mo ng sukatin na, anak, tignan mo, gano'n pala kalaki ngayon. At ang pagiging mo sa may ting-ting, at bubuhitan mo, kaya ka na na. Wow! Bukas tayo, tataas na pagkat, una! Walang kasawa-sawa talaga yung mga bata niyan. Nay! Tingnan mo! Oo! Lakpas na ako! Sabihin nilang makita ang kanilang kalaguan, kanilang pagtagal. Pero maraming Kristiyano ngayon, walang kasabihan ng lumalago. Tulog ng tulog sa pansitan. Ano? Ayaw kong hiyain kayo, mga Kristiyano, tulog ng tulog sa tuwing ako'y nangangalad. Maraming galang, maraming respeto sa salita ng Diyos. Kung mismo ang Diyos, Psalms 136, kanyang tinataas ang kanyang salita, higit sa kanyang mga pangalan, who are we? Nehemiah chapter 8, nung buksan ni Ezra ang Biblia, nagtayuan lahat ang mga tao because of their respect. Gusto nilang pakinggan. At kung kanilang pakinggan, umiiyak sila. Dahil po, nandama nila, napakinggan nila. Hindi lang sa utak, kundi sila yung natuloy po sa puso. Hindi mo kayo nabagay kung hinahata ko kayo. From now on, magising ka naman. Tagal niyo. Hanggang ngayon, ang alam mo sa Kristyanismo, ABC. ABC. Pagkiduruan ka ng D, E. Ay, mas matik talit hindi ha. Kasi gusto mo kakas na pala eh. Kaya lang, tapik-tapik ka pala yung dito. Kailangan kamay mo lang. Sa isang pamalikaran sa mga uyang mga restorano. Kaya lang ha, Greek yard. Yung kamay-kamay na gano'n, kumusta-kumusta, kadalasan, yan ang saklay sa mga kahihinan kasiya. Kailangan mo silang saklayan. Kasi kung hindi, hindi mo na makikita sunod Sunday. Ah! Ano ka? Napaka... Ano mo naman? Hindi ka palungan ko. Ako mga kapatid. Dati sa akin. Huwag naman. So, may tulim ito at bilang hamot sa'yo. Dalam ko na, wala makita. Huwag ba? Same.
gawain, tinataman. Bible studies, ako, di makausap. Sa prayer, tulog, prayer meeting, maraming ang tayo kumisa. Pero most of them, pag sinabi nung leader to, let us pray. Kapitigit na. Habaan ang kumbra na. Mas gusto nila yung mahaba mag-pray kasi mahaba-haba yung tulog nila. Hindi ko kayo makausap bilang malalago, hindi bilang malasag. So ano po ang makikita natin dito? How do we commit to a faithful Christian living? Number one, faithful Christians build up their faith. Number two, faithful Christians pray in the Spirit. Faithful Christians stay in God's love. Faithful Christians look for the mercy of God. Then lastly, faithful Christians have compassion. Kailangan talaga tayo, mga kapatid, ng buhay para po sa faithful living. Na tayo lang ay nakay Kristo, in Christ. Alam niyo po, pag sinabi sa Greek word yung in, ibig sabihin nun, wala po, nasa loob ka talaga. Nasa loob, di po di nasa loob. Ikaw kaisa, nasa loob. Tayo dapat nasa loob, kaisa, in Kristo. Gaano mang kahirap ang buhay, maybe. Gaano mang kahirap ang circumstance natin, remain in Christ. Dapat. Kaya dapat ang iglesia ay nakahanda na makipagdigma, makipaglaban, makipagbaka sa kanilang pananampalataya. The enemy is on our doorstep. Nandiyan lang yan. Naghahanda siya. Tulad siya ng leon na naghahanap ng pagkila. Huwag tayo kumakbang sa labas ni Kristo. Huwag tayo magbigay ng kaputok mang pagkakataon sa Diablo para tayo naman. May isang tao gusto magbenta ng kanyang bahay. Narinig na sumumanin po ito. Gusto niya ibenta ang kanyang bahay sa tabi ng beach. Napagandang bahay. Yan kailangan ng pera, so binibenta niya ito ng 2,000 pesos. Inalabit pa lang niya ang signboard for sale, 2,000 pesos. May nagtumpurako na agad isang tao. Ako bibili niya, ako bibili. Tandali ko rin na lang, signboard. Pero nung bilangin ang pera niya ay kulang. Only 1,000. So ang ginawa niya, nakiusap, nagtulungkot siya doon sa may-ari, please, ibenta mo na sa akin. Nahawa naman yung may-ari. O sige, bibenta ko sa iyo, lalakanti ng presyong binigay ko, so 1,000 lang, sa isang kondisyon. Ano yun? Maglalagay mo ng pako sa pinto, at yun ang aking pag-ari. Lalo bahay kung bahay iyo, pero yung pako na yun, akin yun. Hindi mo pwede makikin. Huwag mong pakilala nyo. Yun lang pala eh. Sige. So, naglagay may ala ng pako sa pinto. Kung tuwa ngayon yung bagong nakabili. Makalipas ang 5 taon, bumalik yung original na may-ari, gustong bumihin yung bahay. At mabayaran nyo ng doble, triple pa. Pero napatigas itong bagong may-ari, hindi pwede. Akin ito eh. Hindi ko pwede ibigay sa'yo. So, ginawa itong original na may-ari, kumuha ng patay na aso at sinabi sa pako. Wala siyang makuha. Pag-aari ko may-ari yung pako eh. Nilagyan ng patay. Sa araw, sa linggo, hindi makatiis yung bagong may-ari. Dalawang linggo, buong bahay bumangunan. So lahat sila buong pamilya nagkasakit na. Kaya sabi ng bagong may-ari, sige, pinapalit ko na sa iyo.
bayaran mo na. That's the lesson. Kung tayo po'y magtugit ng ating buhay, para sa isang faithful Christian living, huwag tayo magbigay ng isang maliit na pagkakataon na pwedeng panghawakan at angkinin sa balas. Sabagat kung yung maliit na yun, kasalanan ng bisyo man o anuman, ugali man, nanatili sa iyo pag-aari pa rin sa balas at yan ang mga kasira ng buhay mo at ang buong pamilya mo at maaaring ng buong iglesia kinanipan. Commit yourself to live a faithful Christian life. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa bagay ito. Wala kami bang dapat pangalayan ng aming buhay kung di kayo sapagkat kayo ang Diyos sa sobrano. Makapangilinan at walang sinong maaaring mag-disobey sa inyo o magturo sa inyo. Kayo na mamahala, kayo na magtugol, kayo na masiwa, dapat lamang kami magpasarap sa inyo. Tulungan niyo kami, Panginoon, na tulad ng ginawa ni Julius Caesar sa kanyang legions of soldiers kung sila'y pumaba sa dalampasigan ng Greek Britain, na kanyang sinunog ang lahat ng kanilang bangka upang walang sino makalis, walang sino makaklas, kundi ang mag-commit sa sarili to advance at sila na'y tatuloy. Nawa, bilang mga Diyan, maging mapag-commit ang Diyan. In Jesus' name.